kami. Please, kausapin mo naman kami, oh. Please, parang awa mo na. Huwag mo naman ipalaglag yung bata. Para. Para, makinig ka. Huwag mo itadama yung bata, wala siyang kasalanan. Para, okay, ganito. Papayag na kami sa mga demands mo. Okay? Para! Para! Narinig mo yun, Para? Lahat ng demands mo, payag kami! Sige na, kausapin mo na kami. Para! Talaga? Lahat ng gusto ko, ibibigay niyo? Oo, Para. Lahat. Huwag mo na ipapalaglag ang anak ko. Kunin ko lang yung gamit ko at pupunta na agad ako sa bahay niyo, ha? Teka muna, Farah. Give us a little time kasi kakausapin pa natin si Mamita. Farah, please. I hope you understand. Pagbigyan mo naman kami. Sige. Isang araw lang ang bibigay ko sa inyo. At kapag hindi niyo binigay yung gusto ko, hindi niyo na ako makikita. At wala kayong magagawa kung anong gagawin ko sa bata. Ewan ko din alam, hindi kanila agad pinakulong nung nakita kanila. Ano naman ihahaso nila sa akin? Eh diba, gamit ko yung mukha at katawan ni Lucy nung nanginap tayong dalawa. Alam nga naman ipapakulong ni Dario si Lucy. Kausapin mo na naman sila. Uuunin nila yung demanda nila sa akin. Eh, sa lagay ba ako lang yung magdudusa dito? Sige naman na. Nay, pwede ba? Teka lang. Siyempre, kukonsultahin pa nila yung matanda kung pwede ba akong bumalik sa bahay nila. I'm sure kukontra yun sa akin. Hindi kontrahin nila. Eh, bakit? Totoo naman talaga na si Darius ang ama namin binadala mo nga. Sa umpisa lang yung kukontra, tapos bibigay din yun. Kaya ikaw naman, huwag kang tatangatanga. Gamitin mo ng maayos yung nasa sinakupunan mo para lahat ng gusto mo, ibigay nila. Nakausap na namin si Mita na papayag na namin siya na mag-stay ka dito. Pero not exactly dito. Meron kaming guest house doon. Ngayon, hindi ka pwedeng magpunta sa bahay ni Mita or sa bahay namin. Meron kang limitasyon habang nandito ka sa poder namin. Ano ako? Preso? May sakit na nakakahawa na dapat ikulong? Nahiya ba kayo? Hoy, baka ba nakalimutan nyo? Hindi sana ito mangyayari kung hindi kayo nag-sex. Take it or leave it. Para pumayag ka lang, please. Para kay Mamita. Malaki ang trauma niya sa'yo. Ibigay mo na sa amin to. At least dito, malapit ka sa amin, secure ka, lahat na kailangan mo ipoprovide namin ni Darius. Ibigyan ka namin ng allowance. Pwede pa kong mayroon? Yeah. Take it or leave it. Ma'am,
Kiki Marites ng PUA, bakit po nagtitiwala pa kayo dyan kay Ma'am Para? Eh, ang laki-laki ng atraso niya sa inyo. Manambilin, kung hindi lang naman po buti si Farah, hindi namin siya patutuloyin dito. Totoo po ba talaga si Sir Darius ang tatay? Kasi, ang ganun po kayo noon. Opo, Manambilin, alam niyo naman po yung totoo, hindi ba? Wala naman po kaming nililihim sa inyo. Tsaka, hindi na po kayo iba sa amin, kaya sasabihin ko po sa inyong lahat ng totoo. Naku, Ma'am. Nag-aalala po ako sa inyo. Sabi po kasi ni Apo Berta, masamang tao yan si Ma'am Para. Wala naman po kaming magagawa ni Darius, Manolini, kasi nga po buntis si Para. Matutulog. Pinatulog ko na si Cheska sa kwarto niya. Kaya na? Hindi pa ako inaanto. Bakit? Anong iniisip mo? Is there something bothering you? Eh, hindi ka ba bothered sa nangyayari sa atin ngayon? Para kasi may mali. Lucy, kung iniisip mo na mali na pinatira natin si Farah, mali talaga yun. Pero we have no choice. Patagalan natin pinagtatalo to. Tayo ni Mamita. We can't back down now. Iniisip ko lang kasi mga consequences. Katulad kanina nung sinabi ni Farah kay Cheska na magkakaroon na siya ng kapatid. Paano natin i-explain kay Cheska na kapatid nga niya yung nasa tiyan ni Farah? Sooner than later, lalaki yung tiyan ni Farah. Why is she living with us? Totoo ba yung sinabi ni Farah kanina na kinakahiya natin yung baby natin? Lalo na nung sinabi niyang anak ninyong dalawa yung bata at hindi naman ako? Ang dami na kasi mga tanong sa isip ko na hindi ko masagot. Lucy, Celica. Masasagot din lahat yan, huwag kang mag-alala. Hindi lang ngayon, yung anak na tinadala ni Farah, hindi namin anak yon. Anak natin yon. Huwag kang mag-alala, maayos din lahat ng ito. Kapag panganak ni Farah, bibigyan ko siya ng pera para iwanan niya tayo. Mapupunta na sa atin ang ating anak. Anak ko to.